ng pick-up ko, tay. Haya naman. Yeah, walang problema yun, tay. Sakay ka, tay. Kasi maglalakad daw siya, sabi ko, patid ko na lang. Tay, chill ka lang dyan, tay, ha? Ngayon, 500. Tatay. Oh, sige na, tatay. Ma'am, salamat, ma'am. Sige po. Ako mismo, pag sinabi kong gusto kong gawin to, tapos may nagsasabi na hindi ko kaya yan, mas lalo ako na-inspire pag may dininiwala sa akin, ah, gusto ko yan. Papatunayan ko lang tayo sa gawa yun. Wala ka nang pinig mo lang sa akin. Hanggang sa makita mo achievement ko sa huli. Morning! Ayos muna natin ito sa sasakyan, paayos muna natin yung gulong, etcetera, etcetera. Para kapag bumiyay na tayo, all set na, all good na, hindi na tayo sasablay nito sa gitna ng daan. Morning! Ayos natin ito! Ayos na yan! Right, let's go. Kuya, ah, good morning po. Pwede mo pakitawagan dun kaya sa Goodyear yung kakilala mo? Ah, sige. Paano po kaya yan? Lato bang problema niyan? Parang wala siyang ano, wala siyang absorber. Can you hear? Dagdagan ng spring. Dagdag ng spring po. May spring po tayo dito makunan? Mayroon. Yun ang problema natin ngayon. Saan tayo maghahanap ng gagawa ng spring? Busy pa raw sila dito. Hindi nila matutune up change oil. Sad. Gulong wala rin silang available. Hindi nila ma-align kasi nga masyadong matangkad. Oh man! Dito na kami sa iba pang shop na mabibilhan. Meron daw siyang bakal na 15. Mukhang ano na yan, old school na yan. Wala bang mas bago-bago dyan? Yun o, so ganda-ganda pa yun. Decide tayo, decide. Hugasan natin. Ito pa pala, ako pa pala, madumi lang. Ayan. Baka dumulo siya. Mas okay naman siguro yung makintab na yun kaysa dito sa rim namin na stock. Sinama ko na pala si madam kanina, umuwi kasi kami na lang halian kami sa bahay. Bi, tignan mo. Di ba, ganda? No, parang Snoop Dogg oh. Oo, ganda mo tignan no. Tay, sakto. Kunin ko na 5. Importante gulong, priority yan. Mga makina, pag nagka-problema makina, ihinto lang yan, mag-stop lang yan, hindi yan naandar. Pero pag nagka-problema yung gulong, pwede kang makabangga o tumaob, di ba? So, mas risky yun. So, unahin natin yung gulong. Saka na tay, di ako makabuhat tay ha. Oops, baka masira tay. Tatay, ipang bayad tatay. Pakibilang nga lang tay. Sige, para meron tayong memories. Anong bang masasabi mo? Ang masasabi ko malupet. Kaya yata meron ngayon dyan dito. Magiging hilig din yan ng mga kababayan natin dito. Siyempre, mahirap na mag-hotel-hotel ngayon, di ba? Ano yun tay? Saan mo banda? Saan banda kuya Bulkitan? Coliseum. Tay! Sakay muna lang dyan sa likod ng pick-up ko tay. Kaya naman. Hindi ah, walang problema yun tay. Yan, sakay mo dyan. Sakay ka tay. Patid lang natin si tatay. Na-flat kasi siya, malayo pa yung vulcanizing. Saan ang vulcanizing ng bike? Yun, hatid ko siya kung saan yung vulcanizing ng bike. Kasi maglalakad daw siya, sabi ko, hatid ko na lang. Tay, chill ka lang dyan tay ha. Ano yung vulcanizing dito? Bossing! Saan pa vulcanizing dito? Dito lang? Salamat po! Vulcanizing ba yan? Kaya, punta na kay tatay ha. Yun, 500, bigay mo na kay tatay yan. Tatay! Oo. Oh. Sige na tatay. Ma'am, salamat ma'am. Sige po. Kasi yung mga ano na yan, yung mga 100 pesos, 500 pesos o 1,000 pesos, minsan sa atin ng mga kabataan, mga bata pa naman, hindi na yan ganun kalaking halaga sa ngayon. Isipin mo, 500 pesos, magkano ba yan sa Jollibee? Ilang burger lang yan, yung 500 pesos, di ba? Para lang sa mga lifestyle natin ngayon, di ba? Pero pag yung 500 pesos o yung 1,000 pesos na yan, ibinigay mo yan sa mga alam mong mas kailangan kaysa sa'yo. Yung 500 pesos na yun, parang 5,000 pesos sa kanila yun. Mm. Diba? So kung nabibili mo sa 500 pesos mo is binili mo agad ng Jollibee. Diba? Binili mo ng McDo, binili mo ng ano. Kulang pa yun eh. Minsan kulang pa yun eh. Diba? Kasi magkano yung isang ganito doon. Pero yung 500 na yun, ibibili nila ng bigas yun. Limang ilang kilo na 10 kilo, yung bigas na kagad yun kung 50 pesos. Yung bigas na 10 kilo yun, gano'ng katagal nilang ubusin yun. Minsan yung 500 na yun, pang isang lingguhan na nila, diba? Sa isang click mo lang, wala na kagad yun. Hindi yan nakakapanghinayang. Although malaking halaga siya, oo. Pero sino yung mas mapapalagahan yung 500 na yun? Sino yung mas makikinabang talaga? So minsan, no big deal lang yun. Drop mo lang, walang problema. Yung basta sa mga taong alam mo nangangailangan, huwag lang din sa mga taong nanggagahaman. Yan, nakabit na. Tumaas ng konti mo yun. Ibig sabihin, mas uproad na ng konti. At least nakuha natin yung konti yung hinahanap natin. Napataasan natin ng konti yung gulong. Yun, oo. Oh. Hindi na siya dumada pa, men. Yee-hew! Magandang umaga sa inyo lahat. Oh, damn! Ha? Excited ka na? Sige na, atid mo na. Sunod lang ako doon. Right? Okay. Yeah, sige. Atid ni Rod yung ano doon, yung van. Papapalitan natin ng shock at dadagdagan ng spring para malupit, para ano, talagang suabe yung likod, pang malakasan. So,
Ganun lang yun. Hey boy, hello. Tanggal na nila yung jack kasi brake pad. Si Joshua kasama ko ngayon. Hey. Hi. Sunod dito na kami. Pwede ko pasok? Ah, ganyan na itsura niya? Putok na talaga. Hirap na tanggalin. Putok na pala lahat ng shock natin. Tapos yung pag tumama sa manubela, parang malog. Oh. Dito na kami ngayon sa bibilhan ng shock, pati ng mga parts na kailangan sa ngayon. Ah, double action na to. Ito na yung pinakamagandang brand nyo, kuya? Oo, oh, yun lang. Kaya, magandang klase daw to. Kung gusto mo ibalik sa mga ganyan, offer na naman. Bago na yung brake pad natin, no? Thank you, ito pa. So ngayon, bibili naman tayo ng battery para sa solar natin. Battery na. Tubig. Eh, pala ito. Pangalan ko. Eh, pangalan ko, parang pirma na rin eh. May labas! Pangatlong araw na yata ng ayusan. Tinama ko ngayon si Madam. Alam, para makita niya lang gusto yung van natin doon. Ayan na. Yung damper niya okay pa rin. Dadagdag lang talaga tayo ng spring. Ipit lang natin dyan. Makita na talaga natin yung difference yan. Spring ngayon ang ginagawa naman nila. Dadagdagan natin ng spring na lang. Gets ka na dyan. Ay, hindi ka may alam, man. Princess kita eh. Ah, grabe si Spider-Man. Woohoo! Grabe, tigas. Tigas na? Bukas na, umaki na. Yan, umaki na. Ganda pa. Okay, natapos na yung clutch, cambio, mga preno, yung spring, yung suspension. Te-testing na lang natin ngayon. Kamusta bahay ko? Ayos na, nilabas na. No? Pasok na yung tercera? Smooth na? Ayaw ko lang sa naggawa kasi nilabas na kaya ni Rod. Ah, testing natin. Wait lang, wait lang. Ah, hindi na nakakatakot ah! Pwede na pang off-road talaga to! Oh! Kung ganito itong galaw natin ngayon, pag ito, hindi to pa naayos na karaan, parang tataob na to, hindi mo to pwedeng hatake ng ganun. Oh man! God dang! Dito ako sa likod kasi dito yung matagtag eh. Ito ano to, pintuan ng rep, pinatanggal ko kasi kay Rod, kailangan namin ma-check 12 volts ba yung rep or ano. Ayan, ngayon, ito ngayon, nasa ano tayo ngayon, maluwak. Ayan, rough road dyan, rough road. Let's stick. Dito tayo. Dito tayo dito. Normal talaga, normal. Wala pa ako sa pom ha. Normal lang, saan ang problema kita ko? Yan. Yung ano lang, yung inig. Yeah boy, pero hindi na siya uuntol. Oh. Normal lang. Wala na, no? Testing namin. Opa. Sige, testing natin, di boy. Ako mag-drive. Masyado namang ano, masyadong mataas yung clutch. Kailangan ko itaas yung tuhod ko talaga. Para ako nakakotse. Pasok naman, ang problema ko lang yung ano, kailangan ko itaas ng gusto yung paa ko ng ganyan, mangalay kung long drive. Gusto mo yung mababa lang siya? Oo, mababa lang sana. Ano yan, dyan yung clutch? Uwi na tayo. Ah, pinarkingan ko, putik-putik oh. Pero okay lang yan, maputik naman din talaga yung sasakyan natin. Dang, ang dumi-dumi ko dun. Kung ano nung ginawa, kawangan ko, yari na lang ito kay madam. Hey, what's up? Good morning. Tinagal naman yung pinaka-exhaust sa taas. Kasi napaka-rumi na nun. Ay, natanggal mo na. Nakakit-akit ko na yung paa ko ng hagdan ah. Buti na lang, malapad-lapad tong hagdan na to. Aray, may basag-basag na rin pala to. Ito ang lilinisin natin. Tatanggalin natin to. Woo! Mukha ko na. Uhaw na uhaw ah. Isa-isain talaga natin yan kasi kung gagawin na lang din natin, di ba? Mas maganda na gawin na natin ng todo agad kaysa sa paulit-ulit tayo. Isang gawaan lang, di ba? Magka tinrabaho mo na lang din eh, shortcutin mo pa. E di, pagka nagka-problema, ikaw lang rin ang uulit-ulit. Isprayan natin yan itim. Bakit eh, dilaw na eh. Dito, isprayan din natin ng itim to, pati ito. Itimin natin yan. Ayos ka dyan ha? Ha? Lupitan mo! Kuskusin mo yan ang maputi! Nice, music na lang kulang mo dyan. Lagyan natin ang speaker dyan mamaya ba, hindi ka bored. All good. Dosh, pakibot mo muna ito sa loob yung ano, yung kanina yung flipside kung pipinturahan ko yung mga... Sisiyo! Ito, pipinturahan natin ito kasi nininilaw-nilaw na, diba? So, para gumanda siya, pinturahan natin. Kapag-charge? 400. Dalawang 200 amp. Okay, ano to, okay na. Spray na lang daw. Madumi lang. Sorry, hindi ko na-record.
Alright, good morning. Itong araw na naman na to ay ayusin naman natin yung wirings ng stereo nitong van. Binili ko siya ng stereo, yung mga normal na stereo lang. And hindi ko alam kung paano siya i-wiring, so pag-aaralan ko pa lang. Alright, so ngayon nandito na tayo sa loob. Kakapain na natin. We got a tester. Dati ko pa binili yan. Hindi nga rin ako marunong gumamit yan, pero binili ko lang kasi just in case na may mga ganitong sistema, biglang kailangan mong mapag-aralan. May online naman, at least online lang tayo magpa-practice, and then magagamit na natin. Alam na natin. Which ngayon, alam ko na kung saan ako pupunta. So ito yung pinaka kukunay ka natin. Ayan. Ito yung lumang stereo niya. Bulok na to. Patapon ko na to. Yan, no? Yung bago natin is nandiyan na nabili na natin. Papakita ko sa inyo mamaya. Ito kasi sa speaker to. Itong mga to. Itong apat na to. Dalawa-dalawa yan. Positive, negative ng speaker. Kaliwa, kanan. Yan. Itong apat na to. Ang problemahin natin yung black. Yung brown ba to? Ayan, 12 volts. Nakita nyo. So, ibig sabihin, kung 12 volts ang pinapalo niya, buksan natin ito. Ano ba ito? Sira ko yata. Hindi, ganun talaga siya. As long as di naman ito pumutok, okay lang ako. Ay, sorry. Off yung engine natin. So, ibig sabihin, ito ang kanyang constant power na nakakonect sa mismong battery. Itong red na to, ito ang battery. Dito mismo yung battery, 12 volts. Itong taas na to na brown, kalang orange to kagabi. Wala siyang power. Ito, tingin ko ay, ito ang kanyang accessory. Ito yung sa susi. Itong brown na to. Yun yung sa susi. Pagka sinusian natin yan, kagana yan. Tignan natin. Tingnan natin susian. Kita nyo? Diba? Okay, ngayon, i-connect naman natin eh. Ito. So, balatan na natin. Nandiyan na sila, Janice. Nandiyanig nyo. Ito na yung mga sa speaker. So, naikabit na natin yung mga wire. Ayan. Kompleto na sila. Testing na natin ngayon kung gagana ba to sa kanila. Uy, dapat mag-on to, boy. Yun! Sirat! Nailaw siya, boy! Oh, damn! Huwag sabihin, malupit yung nagawa natin. Celery. Bluetooth. Kaya natin Bluetooth, ha? Matugtog tayo. Tugtog tayo ng G-Eazy. Oy! Bass na lang, bass! Walang bass! Pangit sa akin, pero at least may tugtog na. Importante, mapadikit natin siya. Diba maganda rin pagkakadugtong niya? See that? Buo na siya, man. God these days, nobody speaks to God these days. Right, this is our prototype. Yan ang prototype ng ano natin, bagong cambio. Kasi malayo yung cambio niya, dito na banda halos. So, pag nagda-drive tayo, kailangan natin yung muko. Gaganon tayo, tapos tumatama yung kamay minsan namin dito sa aircon. Namamatay yung aircon or what. So, dito na siya ngayon. Ayan. Komportable na siya. Level na siya sa manubela. Paano na siya yung mga jeep? Pak. Prototype, binila ni Rod dyan. Nag-sample lang kami ng mga bolt. Makwarta. Pak. Pinta. Biglang parmera. Boom! Wow, ganun yung makina mo nun. Yew! Tukusan yung bago niyan mamaya. Ayan. Nangyari, putol? Binibend na namin yung bakal. Ito na yung final na extension ng ating cambio. Wala na siyang welding. Bended lang siya pa ganun. Galing sa cambio, packet, handle. Boom. Siya, grabe yung concentrate niya na. Okay na. Maputol eh. Hindi yan mapuputol. Nag-bend lang naman siya na maayos. Kwala na! Yan yung saan. Yan yung nakapasok na sa cambio natin. Dudugtungan natin. Alright. Yun. Tama na. It's nice. Cambio na. Malinis, di ba? Walang welding. Parang binili, di ba? Napasok natin sa loob ng ano yung hawakan yan eh. Let's go. Ano na? Sakto? Ito siya. Nakaganyan na yan. Ganyan na yan, oh. Tinanggal namin yung flooring niya na luma. Ito siya. Siyempre, alam mo naman, lagi tayo nasa maalikabok na lugar, maputik, maano sisiksikan, mahirap linisin. Okay yung loob, maganda yung likod ng driver seat dahil magmadumi siya para sa akin, hindi pasado sa akin. So, kaya nirenovate namin yung log, yung upuan, inayos namin yung ano.
Yan ah, para sa flooring. Para sa flooring. Ito, nagkakating kami nito pansamantala para merong flooring. May naantay ko lang kasi yung parang insulated na dinidikit dyan. Hew! Lapit ka na matapos! Alis na tayo! Yeah! So ngayon, nagpapa-tint naman tayo ng ating van. Para, alam mo yun, medyo hindi tagos yung init. Kuya, alam mo na, malapit yan. Yew! Sinusukat na ni Kuya, sa labas niya sinusukat. So, bago natin bibilhin sa loob yan. Parang ayaw ko manood ng ganyan, gusto ko makita ko na lang after. Parang gusto ko pagdating ko, eh, tapos na. Yun na yun, parang ganun eh. Parang pag pinapanood ko, kinakabahan ako, baka magmali. Uy, yun na siya oh! Ganyan na itsura ng truck! Itim na yung harap, men! Gwapo! Parang naka-shades! Yeah, boy! Yan din pala pa mga sticker ko yan, no? Opo. Sunod yan. Hindi na kita kakausapin, kuya. Baka ano eh. Sumublay eh. Yan pala sa mga... Hindi na nga ako kakausapin. O, sa loko yan na mga problema na yung nagtitint dito sa bahay. Puntahan kong ano, perfectionist pala to. Ayaw ng ano, pangit. Ayan, sinun. Sabi ni Kuya, natapat ako sa perfectionist ah. Sakit sa ulo to, binabantayan pa ako. Kuya, ano yan, makakatulong yan sa pag-improve pa, di ba? Alam mo naman tayo, lagi tayong dapat naglalagay ng room for improvement, di ba Kuya? Next time na may mas magpagawa pa sa'yo, mas ano pa, ikaw ang tatawagan na kasi mas maraming critic, mas maraming nasasabi sa atin yung mga tao, mga sumusunod sa atin, o yung mga customer natin, mas lalo natin gagalingan. Mas lalo tayong gagaling. Mas lalong dadami yung customer. Mas lalong dadami yung maniniwala sa'yo kasi mas maraming nagsasabi sa'yo na hindi maganda yung gawa mo or maganda yung gawa mo kahit saan doon. Hindi pwedeng lagi maganda eh. Diba? Dapat balance yan. Pagka may ganun, doon ko mas magugutom na galingan pa. Kailangan ko pang husayan kasi hindi pa nahuhusayan sa akin si ganito. Kailangan ko patunayan sa kanya. Hindi sa puro salita. Kailangan ko ipakita sa kanya yung gawa ko na malinis, maganda, maayos. Hindi lang yung sa tint, sa kanta, sa pagkatao, sa lahat, sa trabaho, sa pangarap mo sa buhay, mga negosyo mo. Marami kang pwedeng gawing inspirasyon. Hindi lang yung lahat ng sinasabing maganda sa'yo. Ako mismo, yung mga inspirasyon ko is yung mga nagsasabi na hindi maganda sa akin. Like, pag sinabi kong gusto kong gawin to, tapos may nagsasabi na hindi ko kaya yan, mas lalo ako na-inspire. Laging yun yung inaantay ko. May hindi maniniwala sa akin. Parang, gusto ko to. Pag may hindi naniniwala sa akin, gusto ko yan. Papatunayan ko na lang sa'yo. Hindi ako magsasalita. Wala akong sasabihin sa'yo na kaya ko. Pag hindi ka naniniwala sa unang sabi ko na gusto kong gawin to, kaya kong gawin to, at hindi ka naniniwala, papatunayan ko na lang sa'yo sa gawa yun. Wala ka na magiginig mula sa akin. Hanggang sa makita mo yung achievement ko sa huli. So yun lang yun. Dapat yun lang tayo lagi. Lagi tayo merong room for improvement.